Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, iniligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, kaya nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kamangha-manghang biyaya at pag-ibig na ito. At salamat din po, Panginoon, dahil ginagabayan mo kami ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago hanggang sa ngayon. Sa oras na ito, umaasa po kami na ang Panginoon at ang Espiritu Santo ay kasama namin at pakiusap. Gisingin mo po ang aming mga puso at tulungan mo po kami na malaman kung ano ang dapat naming gawin. Ngayon po ay isinasagawa ang 3rd batch ng Summer Retreat. Hawakan mo po ang puso ng lahat ng mga mangangaral at lahat ng mga newcomers upang ang lahat ng mga espiritu ay maligtas. Para dito, pakiusap, ipakita mo po ang iyong pagkilos at tulungan mo po kami. At Panginoon, umaasa po kami na ikaw ang mangunguna sa Summer Retreat habang ito ay ginaganap. Ihayag mo po ang mga gawa ng Panginoon. Gamitin mo po kaming lahat ng maayos. Samahan mo po kami sa araw na ito at umaasa po kami sa iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Exodo chapter 2. Babasahin ko po ito sa Exodo chapter 2. Chapter 2 sa verse 1. Verse 1. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito may tago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak at kanyang kinaawaan siya at sinabi, "Ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo." Nang magkagayo'y sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, "Aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo?" Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, "Umalis ka." Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, "Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita." Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon at ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, "Sapagkat aking iniahon siya sa tubig." Hanggang dito po. Natapos na po ang 1st at 2nd batch ng Summer Retreat at ngayon ang 3rd batch ng Summer Retreat ay kasalukuyang isinasagawa. Sa bawat batch, napakaraming tao ang dumadalo upang makinig. Nakinig din po ako ng sermon ng Summer Retreat kanina. At ngayon, nandito po ako sa pulpito. Kasalukuyang ipinangaral ang gospel session doon ngayon. Kaya sa tingin ko po ay marami ang maliligtas. Kaya umaasa po ako na kayo rin ay sama-samang manalangin habang nakikinig po sa ating sermon ngayon. Ngayon, nais ko pong ibahagi ang salita sa Exodo chapter 2. May mga babae na ginagamit ng Diyos sa Biblia. Lalo na po dito sa chapter 2 ng Exodo. Narito po si Miriam. Maraming babae ang pinuri ng Diyos sa Biblia at bilang kinatawan, si Maria na ginamit sa pagsilang kay Jesus, siya ay mahalagang babae. At si Rebecca, ang asawa po ni Isaac,
siya ay mahalaga din. Gayun din, si Sarah, ang asawa ni Abraham, siya ay mahalaga rin. Gayun din si Ruth, ang babaeng hintil ay mahalaga din sa Biblia. Ngayon, umaasa ako na maaari tayong makakuha ng aral mula kay Miriam. Mayroong ilang mga talata tungkol kay Miriam sa Biblia. Nariyan ang pagtatala tungkol kay Miriam noong siya ay 8 taong gulang sa Exodo sa chapter 2. At ang mga Israelita din ay lumabas mula sa Ehipto. Si Miriam ay labis na nasiyahan at pinuri ang Diyos. Ito ay nakasulat naman sa Exodo chapter 15. At si Miriam din ay isang propeta. Sa totoo lang, sinisi niya si Moises dahil nag-asawa si Moises ng isang babaeng taga-Ethiopia o babaeng Kusita. At si Miriam ay naging ketongin. Gayunpaman, siya ay isang mahalagang babae sa Biblia. Kaya nga, una, pag-isipan po natin ang tungkol dito sa background ng Exodo chapter 2 ng sandali. Ang Israel ay tinatrato ng mabuti nang sila ay dumating sa Ehipto noon nung una. Subalit, nang maganap ang pagbabago ng pamamahala, namuno po ang isang hari na hindi kilala ng mga Israelita. Nang makita niya sila, yung mga Israelita, ang bayan ng Israel ay dumadami ng higit at higit pa. Kaya siya ay natakot dahil dito. Kaya inutusan niya ang mga sundalong Ehipsyo na patayin ang mga batang lalaki kapag sila ay ipinanganak. Subalit, mayroong kwento na may isang sanggol na itinago sa loob ng 3 buwan. Dito po yon sa chapter 2 sa verse 1. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Sila po yung mga magulang ni Moises. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Sila po yung naging magulang ni Moises. Kaya tingnan din po natin sa Biblia sa Exodo chapter 6. Exodo chapter 6. Sa verse 20 po. Naging asawa ni Amram si Jochebed na kapatid na babae ng kanyang ama at ipinanganak nito sa kanya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon ng buhay ni Amram ay 137 taon. Si Amram po, siya ang ama ni Moises. Subalit, nakalagay niyo dito, naging asawa ni Amram si Jochebed. Nagpakasal siya sa kapatid ng kanyang ama na si Jochebed. Kaya, kanino po ikinasal si Amram? Nagpakasal siya sa kapatid na babae ng kanyang ama. Kaya, si Jochebed, siya ay kapatid na babae ng kanyang ama. Kaya nga, maaaring malaki ang agwat ng edad nila noong ikinasal po sila. Nagpakasal sila at naging anak nila sina Aaron, Moises at si Miriam. Kaya si Amram ay siya po yung taong may pananampalataya. At si Jochebed ay isa ring taong may pananampalataya. Lalo na po yung pananampalataya ni Jochebed ay mabuti. Kaya bagaman may agwat sa edad, si Amram ay nagpakasal sa babae, sa kapatid na babae ng kanyang ama. Kaya ang agwat ng edad sa pagitan nina Aaron at Moises ay 3 taon po yan. Kaya unang naging anak nila si Miriam. At pagkatapos ay naging anak nila si Aaron. At pagkatapos ay naging anak nila si Moises. Hindi natin alam ang eksaktong edad ni Miriam. Pero ayon sa sinasabi ng sinabi ng Israel noong unang panahon, sinabi nila na marahil siya ay 8 taong gulang sa Exodo chapter 2. Tingnan po natin chapter 2 verse 1. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Kaya't ito ay pagkatapos po na maipanganak sina Miriam at Aaron. Subalit ang ipinanganak ni Jochebed si Moises, nagkaroon po kasi ng utos na patayin ang lahat ng mga batang lalaki, nakakasilang pa lamang. Si Jochebed,
siya ay nanganak ng isang lalaki. Tapos itinago niya ang bata dahil ito ay isang magandang bata. Gaano po ba siya kadesperadong nanalangin sa Diyos? Subalit, hindi na niya siya kayang itago pa. Kaya nga, yung sa verse 3, nang hindi na niya maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng beton at alkitran. Pinahiran niya ang basket upang hindi ito pasukin ng tubig. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tapos sa verse 4, tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Itinoon ni Miriam ang kanyang mga mata doon sa bata. Ito ay kung ang sanggol na ito ay mamamatay o kung hindi. Siya ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Subalit ito ay isang malaking pag-aalala sa kanya. Bakit po? Dahil ang mga Israelita ay magaling po sa magaling manganak. Kaya malamang ay may balita sa maraming bahay dahil wala pang birth control nung mga panahon po na iyon. Sa sandaling ipanganak ang sanggol, kailangan siyang mamatay. At ang mga tao ay mag-uusap. Ang batang lalaki sa bahay na iyon ay pinatay. Isa pang batang lalaki ang pinatay. Dahil narinig niya ang maraming tao na nag-uusap tungkol sa mga iyon at alam niyang mamamatay si Moises at ang kanyang pamilya ay mamamatay kapag nalaman ito at ang buong pamilya nila ay talagang nababalisa dahil sa batang si Moises. Subalit, hindi na nila siya kayang itago pa sa kanilang bahay. At kumuha sila ng isang basket na yari sa papiro na pinahiran ng biton at alkitran at inilagay siya malapit sa tabi ng ilog. Marahil, sinabihan siya ni Jochebed na ituon ang kanyang mga mata sa kanya upang makita kung ano ang mangyayari. Kaya habang ang buong pamilya ay nananalangin ng taimtim, si Miriam ay nagmatyag kung ano ang mangyayari. Kaya sa Exodus chapter 2 verse 4, tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Nasaan ang lahat ng kanyang atensyon? Ito ay na kay Moises kung siya ba ay mamamatay o hindi. At dito sa talatang tumayo sa malayo upang malaman ang mangyayari sa bata, ibig sabihin ay tumayo siya doon ng may buong atensyon at buong puso, hindi sa ibang lugar. Ano ang mangyayari kung umalis siya upang i-enjoy ang kanyang araw? Kung siya ay umalis upang maglibang at pagkatapos ay nakita ng anak na babae ni Faraon si Moises, hindi niya magagawang imungkahi si Jochebed doon sa prinsesa. Subalit doon sa verse 5 hanggang 6, noon ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog, kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay, ang sanggol ay umiiyak. Si Miriam ay nagmatsyag sa malayo. Nagmatsyag si Miriam mula sa malayo. At dumating siya nang may katapangan sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng ganitong puso dahil sa kanya pong kapatid. Kaya nga, nang panahon na iyon, ang anak na babae ng Haring Paraon ay mayroong malaki at mataas na posisyon. Yamang ang Faraon po noon ay itinuturing na Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin sa kasaysayan ng mundo, ang sinuunang Ehipto ay may dakilang kultura at malakas na kapangyarihan. Sa makatuwid, ay mahirap lumapit sa anak na babae ng Faraon. Tiyak po ito. Subalit si Miriam ay nagpakatapang para sa kanyang kapatid na lalaki. At sinabi niya sa verse 7, nang magagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Si Miriam ay nagsalita sa anak na babae ng Paraon na may katapangan. Aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Nagsalita siya ng walang takot. Siya ay naging matapang. Kaya ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata.
Si Miriam ay kaagad tinawag ang kanya pong ina. Sa chapter 2 verse 9, sinabi ng anak ng Paraon sa kanya, "Dalihin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita." Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Gaano naging mapagpasalamat ang buong pamilya po dito? Maaring malaki ang naging pasasalamat nila sapagkat sinagot ng Diyos yung panalangin nila. Kaya verse 10, ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Paraon at ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya sapagkat aking iniahon siya sa tubig. Kahit si Moises, pagkatapos niyang lumaki at maging anak ng prinsesa ng Paraon at gumawa ng kamangha-mangha at mahalagang gawain upang makalabas ang mga Israelita. Kaya pag-aralan po natin kung ano ang maaari pa natin pag-isipan ng higit dito sa pamamagitan po ni Miriam. Nang si Moises ay nasa sitwasyon ng buhay at kamatayan, saan naroon ang puso ni Miriam? Ito ay na kay Moises. Mabuhay o mamatay, dito nakatuon ang kanyang buong puso. Gaya nito, habang nagpapatuloy tayo sa buhay, dapat nating siyasatin kung saan nakatuon ang atin pong puso. Alam niyo po ito. At si Miriam, siya ay tumayo sa malayo. Tumayo sa malayo na nakatingin sa sanggol. Siya ay nakapwesto ng maayos. Patuloy niyang sinusubaybayan ang sanggol na hindi inaalis ang kanyang tingin sa sanggol. Pinananatili niya ng maayos ang kanyang posisyon. Ito ay katulad din sa atin. Yung lugar kung saan tumayo si Miriam upang makita ang sanggol ay ang perpektong posisyon para sa kanya. Hindi po ba? Meron ding posisyon ang bawat isa sa atin kung saan tayo dapat naroon. Alam po ninyo ito, panatilihin ang posisyon. Hindi yung nag-aaksaya lang ng oras, gaya ng kung paanong nanalangin si Jochebed at ang ama ni Moises, gaano kaya kasidhing nanalangin si Miriam habang sinusubaybayan ang sanggol? O Diyos, pakiusap, iligtas po ninyo ang aking kapatid. Maaaring ganitong uri ng puso ang meron siya. At upang mailigtas si Moises, kahit na ang anak na babae ng Faraon ay mayroong dakilang kapangyarihan, matapang siyang lumapit dito at nagsalita. Nagpakita si Miriam ng tapang para sa kanyang kapatid. Siya ay matapang na iniligtas si Moises. Kaya nga, kay Moises siya nakatuon. At kay Moises ay nasa sitwasyon ng buhay at kamatayan ng kanyang katawan. Subalit sa atin, tayo ay nasa sitwasyon kung saan yung mga nakakahalubilo natin ay mapupunta naman sa langit o sa impyerno, magpasawalang hanggan. Kaya sapagkat tayo ay may kinalaman kung sila ba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan o kung sila isusumpain, kailangan din natin maging higit na matapang. Kaya kaagad na ipinakilala ni Miriam ang kanyang ina doon sa prinsesa. Lahat ng ito ay nakabatay sa malalim na pag-ibig kay Moises na kapatid ni Miriam. Gayunpaman, kahit na si Miriam ay 8 taong gulang pa lamang, marami tayong matututunan mula sa batang babae po na ito. Sa katunayan, ay maaaring nakahihigit pa siya kaysa po sa atin. Pag-isipan po natin ito ng sama-sama. Binanggit dito na si Miriam ay kasama ni Moises sa loob ng 3 buwan. Tama po ba? Sa verse 2, ang babae, nakalagay dito sa verse 2, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Sabi dito sa verse 2, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Si Miriam ay kasama ang kanyang kapatid na lalaki sa loob ng 3 buwan pagkatapos itong maipanganak. Sa loob ng 3 buwan. Kaya, nang ilagay ang sanggol sa talahiban, ang kanyang puso ay nakatuon lamang doon po sa sanggol. Pinagmasdan niya ang magiging kapalaran ng sanggol. Ito yung panahon kung saan lahat ng mga lalaking sanggol, sila'y pinapatay. Sa panahon kung saan pinapatay ang mga bagong silang na lalaki. Kaya gaano kadalas naririnig ni Miriam ang maraming salita ng kalungkutan ng kanyang ina na nakikita ang kamatayan ng mga sanggol kahit di siya ay nasa kabataan pa lamang.
At ang palaging pinag-uusapan ng mga Israelita ay ang patuloy na nangyayaring pagpatay sa bawat dako. Gayunpaman, dito ay mayroong sitwasyon kung saan isinilang ang nakababatang kapatid na lalaki at siya ay nakasama ni Miriam sa loob lamang ng 3 buwan. Kahit sa kanyang murang pag-iisip, ang kanyang isip ay nakatuon sa kung ang kanyang kapatid ay mamamatay o mabubuhay. Kaya ngayon ay pag-isipan po natin ang ating mga sarili. Hindi lamang tayo namuhay kasama ang mga pamilya natin sa loob ng 3 buwan. Mahabang panahon natin silang kasamang namumuhay at hindi lamang sa ating mga pamilya, kundi napapanatili din natin ang mahabang panahon ng pakikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak na nakakasalamuhan natin, gayon din sa ating mga kapitbahay at mga katrabaho na buhay tayo sa ating buhay habang pinananatili ang mahabang panahon ng pakikipag-ugnayan. Subalit si Miriam, ang pansin ni Miriam ay nasa sanggol kung ito ba ay mamamatay o mabubuhay. Normal lang na magkaroon ng ganitong ideya kung ang sanggol ay mamamatay o mabubuhay. Gayun din naman po, kapag nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, kapag tumitingin tayo sa mga taong ito, normal lang na isipin natin kung sila o siya ba ay magtutungo sa lawa ng apoy na siyang ikalawang kamatayan o kung sila ba ay maliligtas. Ito ay tama lamang na magkaroon tayo ng pag-iisip na nakatuon po sa ganito. Ang prioridad ng isang tao ay hindi na dapat tungkol sa mga bagay na mayroon siya o kung ano yung wala. Hindi na dapat tungkol dito. Sapagkat ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang ating pansin ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Tayo din ay nakatingin sa mga tao na nasa paligid po natin kung sila ba ay patungo sa walang hanggang pagkawasak o sa buhay, kung sila ba ay tutungo sa langit o sa impyerno. At andito, nakatuon ang ating isipan kung kapag tumitingin tayo sa mga tao, tama po ba? Nang tayo maligtas, pagkatapos nating maligtas, naunawaan natin, nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Ano? At ano ang iniisip natin kapag tumitingin tayo sa ibang tao? Ang tao bang ito ay ligtas o hindi? O ang tao bang ito ay naipanganak na muli o hindi pa? Ang ating pansin ay nalipat na sa kamatayan at buhay. At ito'y normal lamang. Tama po ba? Subalit sa isang banda, gaya ng kung paano ang ating pansin ay nalipat mula sa kung ang tao bang ito ay patay o buhay, ang tao bang ito na aking nakakasalamuha ay mapupunta sa langit o sa impyerno, nagkaroon kaya siya ng buhay o wala, normal lamang na magtuon tayo ng pansin dito. Subalit, sa kabilang banda, ang ating pag-iisip ay nagugulo at nag-iisip tayo ng ganito. Oh, ang taong iyon ay mukhang mabuti. Maraming bagay ang mayroon siya. Marami siyang alam. Ang magkaroon ng maraming bagay, pagiging edukado, hindi ito mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit ang puso ni Miriam at ang puso ng mga Kristiyano ay magkapareho. Ang puso ng mga hindi mananampalataya ay iba. Buksan po natin sa Biblia, sa 1 Korinto, sa chapter 2. Chapter 2, sa verse 16. Chapter 2, verse 16. Sapagkat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya? Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Walang sino man. Subalit tayo, na mga born-again Christians, ay mayroong pag-iisip ni Kristo. Paano natin makikita ang puso ni Kristo? Paano ko maidadala sa buhay ang taong ito? Dito nakatuon ang pansin ng Panginoon. Ang mga born again Christians ay mayroong ganitong puso ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit ang puso ng mga hindi mananampalataya ay iba sa puso ng mga tunay na banal. Bago tayo naligtas, tayo din ay nadaya. At habang nabubuhay tayo sa mundo, ang ating puso ay tumigas ng tumigas at tayo ay namuhay na mayroon pong pagmamataas. May katigasan ng ating pong ulo. Subalit nang tayo ay maligtas, nagkaroon tayo ng bagong uri ng puso. Sa panahon po natin, lalo na po pagdating sa puso ng mga tao sa mundong ito, ito ay puno ng mga bagay ng sanlibutan.
Sa Biblia, sa Santiago chapter 5, sa verse 5, sinasabi, araw ng katayan. Ang araw ng katayan. Ito yung araw kung saan namamatay ang hayop. Bakit inilarawan ng Biblia ang paghuhukom ng Diyos bilang araw ng katayan? Ito ay inilarawan sa araw ng katayan sapagkat sa araw ng katayan ay pinapatay ang mga hayop. Iniisip ng mga hayop na ang buhay na ito ang lahat-lahat. Ang tanging iniisip lamang nila ay ang kumain po. Ang mga hayop ay nakatuon lamang sa kanilang laman. Ang taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na namamatay. Awit 49:20. Ang mga isip ng lahat ng mga tao ngayon nakatuon lamang sa kung ano ang kanila nakikita. Kaya nga sa Biblia, sa 2 Timoteo sa chapter 3, sinasabi dito na minamahal nila ang tatlong bagay. Sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, tanging sarili lamang nila ang inaalala po nila. Maibigin sa salapi, tanging pera lamang ang pinagtutuunan nila. Mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Kaya lahat ng kanilang puso ay nakatuon sa kung ano ang isusuot, makakain ng maayos, tanging para sa kanilang sarili lamang. At ang puso ng tao ay nasa pera. Ano ang gagawin ko para makakain ng maayos, mabuhay ng maayos? Ano ang gagawin ko upang makapagsaya? Kumain, uminom, mamasyal. Ito yung tanging pinag-iisipan lamang nila sa buhay nila ngayon. Kung titingnan mo ng mas malalim ang nasa loob ng kanilang puso, ito ay puno ng mga bagay ng sanlibutan. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 13, naisulat dito ang tungkol sa babae na nakabaluktot yung kanyang katawan sa loob ng 18 taon at hindi magawang maituwid ang kanyang likod. At naroon ang isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. Kaya mayroon pong isang babae na ang tanging kaya lamang gawin ay tumingin sa ibaba na gaya ng mga hayop. Nang siya'y pinagaling ni Jesus, naunat ang kanyang likod at maaari na niyang makita ang langit. Ganito tayo bago maligtas. Bago tayo maligtas, naisip natin na ang mundong ito ang lahat-lahat. Ang tanging hinahabol lamang natin ay ang mga bagay ng sanlibutan. Hinahabol natin ang mga bagay ng lupang ito. Ang ating puso ay puno ng makasanlibutang mga bagay. Ganito tayo noon, bago tayo maligtas. Subalit pagkatapos nating maligtas, nagkaroon tayo ng bagong uri ng kaisipan na iba sa tao ng sanlibutan. Sinasabi po dito, mayroon tayong pag-iisip ni Kristo na ibang kaisipan kumpara sa sanlibutan. Ang isip ni Miriam ay hindi katulad ng isip ng mga babaeng Ehipsyo na naninirahan doon sa Ehipto. Ang mga babaeng Ehipsyo ay naninirahan lamang sa Ehipto. Kumakain, sila'y umiinom, nagsasaya sa kanilang sarili, at hindi nila naiisip ang higit pa dito. Ngunit si Miriam, bilang isang Israelita, ang kanyang puso, yung kanyang puso ay nakatutok dito. Bata man siya o matanda, mamamatay man siya o hindi. Kaya nga yung kanyang puso ay iba mula sa ibang mga babae sa Ehipto. Iba mula sa puso ng mga Ehipsyo. Ang mga Kristiyano ay may ibang puso. Balikan po natin sa Biblia, sa aklat po ng mga bilang. Bilang chapter 14. Sa verse 24. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Ngunit si Caleb, ang aking lingkod. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Caleb? Ibig sabihin ng Caleb ay aso. Aso. Nang pinangalanan siya ng kanyang mga magulang ay sinabi nila, ikaw ay isang aso. Ang mga aso po ay mabuti dahil sila ay matapat sa kung sino man sila, mapalalaki man ito o sa babae. Marahil, pinangalanan nilang Caleb ang kanilang anak dahil gusto nilang maging tapat siya sa Diyos. Sa katunayan, si Caleb ay mayroon lang isang puso. Ngunit ang aking lingkod, sinabi ng Panginoon, aking lingkod.
sapagkat ang kanyang puso ay iba mula sa ibang tao. Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng ibang puso sa iba? Ibig sabihin na magkaroon ng puso ni Kristo, at dahil mayroon kang ibang puso, kumikilos ka ng iba, sumunod ng lubos sa akin. Sabi dito, ay dadalin ko sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Kaya nga, si Caleb ay naging tapat hanggang sa huli sa Diyos. Siya ay matapat sa Diyos hanggang sa huli. At nagkaroon siya ng ibang puso sa mga ibang tao. Ibig sabihin, siya ay tapat sa Diyos. Inuna niya ang Diyos, sumunod siya sa Panginoon hanggang sa huli na may pusong tapat sa Diyos at napakatatag. Mayroon tayong ibang puso kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Nang tayo po ay maipanganak na muli, isang bagong puso ay dumating po sa atin. Isang bagong puso na wala tayo noon, kaya bago tayo maligtas, mayroon tayong pusong bato. At matapos tayong maligtas, nagkaroon tayo ng pusong laman. Ang mga bato po ay matigas. Kapag hinawakan mo ang laman, agad itong papasok, malambot na puso. Nang maligtas ka, mayroon kang isang bagong puso, mayroon ka ng malambot na puso. At mayroon tayong bagong uri ng puso na nakakarinig ng mga salita ng Diyos. At ito ay iba mula sa sanlibutan. Kaya nang maligtas ka, nagkaroon ka ng pusong nagpapasalamat na sa Diyos, mayroon ka ng mababang puso. At nang maligtas ka, mayroon kang puso na nasisiyahan sa kondisyon na ibinigay sa iyo. Nakontento sa mga kondisyon na ibinigay sa iyo. Iyan ay pagpapasalamat sa mga kondisyon na ibinigay sa iyo. Yan yung kontento. Ngunit higit sa lahat, pagkatapos nating maligtas, binibigyan tayo ng pagnanais na iligtas ang iba pang mga kaluluwa. Kaya ngayon, pareho ba ang isip ko sa ibang bahagi ng mundo? Meron ba akong ibang uri ng isip? Kailangan nating isipin ang patungkol dito ng kaunti. Balikan po natin sa Biblia sa Kawikaan chapter 20. Chapter 20, verse 27. Chapter 20, verse 27, basahin natin. Ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Espiritu ng tao ay espiritu. Ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao. Ang espiritu ay ilawan. Inilagay ng Diyos ang espiritu, ang ating budhi sa atin, at sa pamamagitan ng budhi, tinitingnan po ng Diyos ang kaloob-looban ng espiritu. Kaya nga, ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao. Inilagay niya ang budhi sa ating espiritu at tinitingnan ang lahat ng bagay sa pamamagitan nito, na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Ang kalaliman sa loob ay tinatawag bilang cheder sa Hebreo, sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Sa Hebreo, ito po yung salitang cheder. Ibig sabihin silid, silid o kwarto, panloob na kwarto. Ang panloob na kalaliman, maaaring mas madaling isalin bilang ang mga bagay sa panloob na bahagi, ang silid sa loob natin. Mas madaling maunawaan po sa ganitong paraan. Sa espiritu ng tao, sa loob ng isang tao, mayroon pong maraming silid. Kaya nga, sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Sumisiyasat ng lahat ng mga malalalim na silid. Ang ating puso ay hindi mai-imagine na malaki. Hindi po ito patungkol sa kalawakan, ha? Ang espiritu at puso ng isang tao ay maaaring maging malaki ng walang limitasyon. Pag-isipan po natin ang patungkol sa ating espiritu. Maaari tayong magkaroon ng kalawakan sa ating espiritu, hindi ho ba? Ang ating puso ay maaaring maging malaki ng walang limitasyon. Kaya nga, maaari tayong gumawa ng napakaraming silid. Maaari nating ilagay ang lahat ng mabubuting bagay dito, gayon din ang mga masasamang bagay. Ngunit, inilagay ng Diyos ang budhi sa ating espiritu at sa pamamagitan nito sinisiyasat niya ang lahat ng uri ng silid sa ating espiritu at nalalaman kung ano ang mga bagay na nasa loob. Siyempre po, siyempre nalalaman po lahat ng ito, nalalaman ng Diyos. Maraming mga silid sa puso natin.
Bagaman ang psychology ay na-develop na ng mabuti, hindi pa rin ito nalalaman ang maraming mga bagay sa puso ng tao. Hindi pa rin ito alam. Maaari bang malaman ng mag-asawa ang lahat tungkol sa puso ng isa't isa kahit na sila ay nabubuhay na ng magkasama? Hindi po, hindi ba? May police officer ang nagsabi, magagawa kong imbisigahan ang lahat ng bagay maliban sa aking asawa. Sabi niya, hindi niya magawang malaman ang puso ng kanyang asawa. Kaya nga, kahit na ang malalapit na tao ay hindi alam ang puso po ng isa't isa, ang puso ng isang tao ay maaaring maging makipot o mapagbigay. Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 6, palawakin din ninyo ang inyong mga puso. At ang puso ay maaaring maging mapagbigay ng walang limitasyon sa ilang bagay. At ito ay maaaring, yung puso ay maaaring maging makipot ng walang limitasyon o matigas. Katulad ng diamante. Gaano ito kahiwaga, hindi ba? Sinabi ni Solomon na ang puso ay katulad ng buhangin sa tabing dagat. Si Solomon po ay isang espesyal na tao na mayroong mapagbigay na puso, ngunit nalalaman din ang bawat detalye katulad po ng buhangin. Ang puso ng tao ay maaaring maging mapagbigay o himadamot. Ang puso rin ay maaaring maging malalim. May tao na tila mahirap, ngunit may malalim na puso. May taong may pusong mahirap. Ang puso ay maaaring maging malalim o mahirap, ngunit ang walang iniisip ay may kaunting silid lamang sa kanyang puso, kaunting silid lang. Yung mga tao po na hindi nag-iisip ay mayroon lamang kakaunting silid sa kanilang puso. Mayroon ding tao na maraming silid. Ngunit, alam ng Diyos kung ano ang mayroon sa loob ng puso po natin. Kaya nga, tayo na mga Kristiyano, tayo ay dapat na maging maingat. Lalo na po na ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sabi sa Kawikaan 4:23. Kung maglalagay tayo ng hindi nararapat na bagay sa ating puso, ito ay tumatawid, nagpaparumi sa ating puso at pupunuin ang ating puso ng mga masasamang bagay. Kaya nga, ang Panginoon ay sinisiyasat ang silid sa ating puso. Tingnan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 12. Chapter 12, verse 35. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Dito mayroon pong kayamanan. Ang mabuting tao mula sa kanyang mabuting kayamanan. Ibig sabihin, may imbakan po ng kayamanan. Ang mabuting tao na nag-iingat ng mabubuting bagay sa imbakan po ng kanyang puso. Ang mabubuting bagay ay lumalabas sa kanyang bibig at ang masamang kayamanan ay naglalabas naman ng masamang bagay. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang kayamanan. Ang mabuting tao mula sa kanyang mabuting kayamanan. Sa ibang version po, sinasabi, imbakan ng puso. Na ibig sabihin na ang mabubuting bagay ay lumalabas mula sa imbakan ng puso na nakaimbak na may mga mabubuting bagay at ang masasamang bagay ay lumalabas sa imbakan ng puso na may kasamaan. Maaari tayong mag-imbak ng mabubuting bagay sa ating puso. Noong tayo ay pinanganak, kadalasan ang puso natin walang laman. Ang imbakan ng ating puso ay walang laman, ngunit habang nabubuhay, tinatanggap natin ang maraming iba't ibang bagay sa ating pong puso. Maaari nating matanggap ang mabubuting bagay o masasamang bagay at maging matapos matanggap ang kaligtasan, may taong nag-iimbak ng mabubuting bagay sa kanyang puso matapos matanggap ang kaligtasan. Mayroong uri ng mga Kristiyano na naglalagay ng mabubuti sa silid ng kanilang puso upang punuin ito ng mabubuting bagay. Ngunit, mayroon din po na mga Kristiyano na naglalagay ng kaunting mabubuting bagay kasama ng mga masasamang mga bagay, kaya ang kanilang puso ay nangyayari, yung kanila pong puso ay nagiging puno na ito ng mga masasamang bagay. Kaya nga,
Kung ano ang mayroon tayo sa ating puso ay napakahalaga. Habang tumatagal, ito ay lumalabas mula sa ating puso. Ito ay lalabas. Ano ang mayroon si Miriam sa kanya pong puso? Ano ang mayroon siya? Ang puso niya ay puno ng Moises. Ang kapalaran ni Moises, ang buong puso niya. Nabuhay lang siya ng 3 buwan kasama si Moises, ngunit ang tanging inaalala po nitong si Miriam ay ang kapalaran ni Moises. Kaya ang tanong, ano naman ang mayroon sa ating puso? Ano ang mayroon sa ating puso? Tingnan po natin ang ating puso. Ano ang mayroon dito? Ano ang mayroon sa aking puso? Kapag tinitingnan po natin ang ating sarili, gaya po ng nasusulat sa 1 Korinto 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Ang espiritu ng Panginoon ay nasa puso ng mga Kristiyano. At ang ligtas na tao ay may Panginoon bilang nagmamay-ari ng kanyang puso. Tingnan po natin sa 1 Pedro chapter 3. 1 Pedro chapter 3, tingnan po natin ito kung anong mayroon sa ating puso. Chapter 3 verse 15. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Ang taong, yung tao na mayroong Kristo sa gitna ng kanyang puso ay napakapalad. Sa Efeso chapter 3, tingnan po natin. Chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paano kayo ay naguugat at tumitibay sa pag-ibig. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang taong may Kristo sa gitna ng kanyang puso ay mamumuhay sa kanyang buhay na nakasentro sa Panginoon. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kawikaan chapter 3 verse 6. Ngunit, ang mga Kristiyano ay tila may Panginoon, ngunit kapag sila ay humaharap sa seryosong problema, paano sila gumagalaw? Panginoon, pakiusap, umalis ka sa akin daraanan. Sabi nila, si Kristo ay maaaring manahan sa puso, sa sentro ng puso. Kaya malalaman po natin na, itong taong ito ay may Panginoon, gaano siyang pinagpala. Isa pong manunula na si Robert Browning ay nagsabi, buksan mo ang aking puso. Ang Italy ay nakasulat sa aking puso. Sabi niya, dahil siya ay makabayan. Tulad ng sa kanyang puso, nais lamang niyang maging mabuti ang Italy. Maaaring sabihin ng mga Kristiyano, buksan mo ang puso ko. Ang Panginoon ay nasa loob nito, ang Espiritu ng Panginoon. Anong mayroon sa puso ng mga Kristiyano? Nasa kanila ang Panginoon, gayon din ang mga banal. Ganun din po yung mga banal. Opo, tingnan po natin sa Biblia, Filipos chapter 1. Sinabi ni Apostol Pablo, chapter 1 verse 7, matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kayo'y nasa aking puso. Si Apostol Pablo ay may mga banal ng Filipos Church sa kanyang puso. Ito ay nangyari nang ako po ay nagpunta sa Chile sa isang misyon. Isang sister po ay nag-request ng visitation, ngunit ang kanilang bahay ay maliit. Sinabi niya, ang bahay ko ay maliit, ngunit ang puso ko ay malaki.
Kaya pakiusap, pumunta kayo sa bahay ko. Kaya may mission team sa kanyang puso po. Meron siyang pagnanais na paglingkuran ang mission team. Kaya nga, sa puso ng Kristiyano, meron pong mga brothers at sisters na naipanganak na muli. Yes, ito po ay normal. Ano ang nasa aking puso? Sinabi ni Apostol Pablo na mayroong mga banal sa kanyang puso. At ang puso ng isang taong naligtas, tiyak, naroroon din po ang kanya pong pamilya. Kabilang sa mga ito, may mga pamilya na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Ito ay natural na magkaroon ng pagnanais na ma-evangelize po sila. Kung paanong ang kapatid ni Moises na si Miriam ay nag-aalala sa buhay o kamatayan ni Moises. Meron tayong malalim na pag-aalala para sa mga miyembro ng ating pamilya na hindi pa po naliligtas kung sila ba ay mapupunta sa langit o sa impyerno. At ang Biblia ay malinaw na nasa puso din po ng mga Kristiyano. Opo, ang Biblia ay nasa puso ng mga Kristiyano. Ito po ay nakalagay sa Awit 119. Tingnan po natin, Awit 119. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ito pong Awit 119. Verse 11. Verse 11, sabay-sabay. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kung ang salita ng Diyos ay nasa puso ng isang Kristiyano, siya ay mapalad na tao. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. May mga tao po na itinatago lang nila ang Biblia sa kanilang lagayan, sa estante o bookshelf. At pumupunta sila sa church nang walang dala po na Biblia. Wala sa puso niya ang Biblia. Mali po ito. Sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti sa Ecclesiastes 12 verse 11. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy. Pantaboy. Ito ay katulad ng isang kagamitan na ginagamit upang pasiglahin ang baka kapag ito ay pumupunta sa maling daan. At ang mga salita ng mga pantas ay gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ano po yung pako? Kapag nakikinig tayo ng sermon, ang salita ng Diyos ay dapat maibaon sa ating mga puso. Ang mga salita ng mga pantas ay gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Dapat tayong magkaroon ng salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso. Ito po ang ibig sabihin ng panatilihin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. At isa pa, kailangan nating isipin kung nasa puso ba natin ang church? Gaano kahalaga ang church? Gaano kalaki ang church sa aking puso? Gaano kalaki ang church? Isipin nyo, paano tayo maliligtas kung wala ang church? Paano tayo mabubuhay sa pananampalataya kung wala ang church? Paano po kung wala ang church? Kaya nga sa Isaiah chapter 66 sa verse 1, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Ang tuntungan ay ang lugar kung saan lumalakad ang mga paa ng Diyos. Kaya ang lugar sa kalawakan kung saan madalas na lumalakad ang Diyos, ito ay ang mundo, yung earth. Nasaan ang tuntungan ng Diyos? Noong panahon ng lumang tipan, nakalagay po sa panaghoy sa chapter 2 ang Jerusalem, ang tuntungan. Bakit? Dahil lumalakad ang Diyos sa kasaysayan ng Israel. Nasaan ang tuntungan ng Diyos? Ngayon, sa panahon po natin, sa bagong tipan, ito po ay ang church, nasa church. Ang Panginoon ay gumagawa sa pamamagitan ng church. Kaya ang church ay napakahalaga. Ngunit nasaan ang church? Nasaan ang church? Sa puso mo. Kahit ang isang tao ay naligtas na, kung wala ang church, hindi siya magkakaroon ng normal na buhay pananampalataya. Kaya dapat tayong umasa na maging maayos po ang church. Kapag ang church ay maayos,
ang mga pamilya at ang mga bata ay magiging maayos rin. Ang bansa ay magiging mabuti. At ang misyon sa mundo ay magiging maayos. Kaya dapat tayong magdasal at umasa na magiging maayos po ang church. Sa mga awit, sa 122, may sinasabi po sa awit 122 sa verse 6, idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan, guminahawa na nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Idalangin ninyo ang Jerusalem sa Jerusalem na kapayapaan. Bakit? Sa lumang tipan ng gawain ng Panginoon ay nabuksan sa pamamagitan ng Jerusalem. Kaya nananalangin sila para sa kapayapaan ng Jerusalem. At ngayon sa bagong tipan ng gawa ng Panginoon, natutupad sa pamamagitan ng church. Kaya dapat ipanalangin ng kapayapaan sa church. Makiisa, magsika para sa church. Dapat nating bigyan ng halaga ang fellowship sa loob ng church. Oy, kapag may oras ako, aatin ako sa fellowship. Pero kapag busy ako, hindi na lang. Maling pag-iisip po ito. Dapat nasa puso natin palagi ang church at ang fellowship. At dapat nasa puso ng isang Kristiyano ang mga walang hanggang bagay. Lahat po ng mga bagay na nakikita ay naglalaho. Kaya, ang nakikita ay hindi tunay na pag-asa. Ang langit at lupa ay lumilipas. At tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Pagkatapos ng kamatayan ng walang hanggang puso natin ay mahahayag. Yung walang hanggan po sa puso natin, ito ay mahahayag. Kaya nga sa 2 Corinto 4.18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Tinampo natin sa 2 Corinto. Sa chapter 4, verse 18. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano ang pinagmamasdan po natin? Kaya bigyang pansin natin ang mga bagay na hindi nakikita. At huwag ang mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na nakikita na hindi nakikita ay walang hanggan. Tayo ay mga taong naghahanap ng mga bagay sa itaas dahil tayo po ay naligtas. Ang ating mga puso ay dapat na nakatuon sa mga bagay na nasa itaas at laging mamuhay na nasa isip ang walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian. At ang ating mga puso ay dapat na nakatuon din sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Kung paano si Miriam ay nag-aalala kung si Moises ay mabubuhay o kung siya ay mamamatay, ganun din po tayo. Ang ating puso ay dapat mag-alala kung ang mga hindi ligtas ay kung sila ba ay mapupunta sa langit o kung itong mga hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno. Kahit na gaano pa kayaman ang isang tao, kung siya ay hindi ligtas, ang tao na ito, siya ay sawing palad. Kawikaan chapter 24. Verse 11. Basahin natin ang sabay. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso ay tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso ito tumitimbang? Kaya nang si Moises ay nasa panganib habang nakalutang sa ilog, si Miriam noon ay nasa 8 taong gulang. Ngunit, paano kung naglaro siya sa isang lugar at hindi binantayan si Moises?
Dahil si Miriam ang nasa posisyong iyon at nagbabantay, si Moises ay nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. Subalit kung hindi niya binantayan si Moises at naglaro siya sa kung saan-saan, wala ba siyang pananagutan? Kahit na siya ay 8 taong gulang pa lamang, wala ba siyang pananagutan? Ito po ay talagang napakahalaga kung nasaan ang ating puso. Subalit ang isip ng tao ay madaling magbago. Tama po? Nakabasa po ako ng isang article. May isang tao na may napakalaking negosyo at member ng isang church ang nagkasakit dahil sa labis na pagtatrabaho. Kaya siya ay nasa ospital. Tapos, ang pinakamataas na rango, na may rango doon sa ospital, tiningnan niya yung chart ng tungkol sa negosyating ito at sabi niya, dalhin niyo dito si Undertaker o yung naglilibing. Kaya, gulat na gulat yung negosyating ito. Tawagin si Undertaker, sabi ng doktor. Akala niya ay malapit na siyang mamatay. Kaya nang panahong iyon, ay may nagsabing tawagin si Undertaker. Tapos, isang pastor ang dumating upang dumalo sa ospital. Kaya medyo naging seryoso ang negosyanteng ito at sinabi niya, Pastor, napakarami kong nagawang mali. Kaya ngayon ay dapat akong mag-offering ng salapi. Kaya gumuhit siya ng 8 zero pagkatapos ay number 2. Pagkatapos po ng number 2 sa pera ng Korea. 8 zero at pagkatapos po ng number 2. Pagkatapos ay dumating ang isang doktor na ang apelyido ay Undertaker. May isang doktor na nagalit kay Dr. Undertaker at sinabi, ang taong ito ay walang malubang sakit. Subalit binigyan siya ng maling gamot. Kaya hayaan niyo ang taong ito ay ma-discharge sa loob ng 1 linggo. Kaya ngayon ay alam na niya na wala siyang malubhang sakit at hindi siya mamamatay. Kaya tinawag niya yung pastor. Sabi niya, Pastor, medyo malabo ang paningin ko kaya sa tingin ko mali yata ang zero na naisulat ko. Binura niya yung 2 zero tapos ibinigay sa pastor. Gaya nito, noong sinabing tawagin mo si Undertaker, eksaktong 200 million pesos ang isinulat niya. Pero ngayong hindi na siya mamamatay, ang halaga ng money offering ibinaba niya sa 2 million pesos. Kaya ang pag-iisip ng tao nagbabago, parang umaga na naging gabi. Tama po ba? Ang mga tao po mabilis na nag-decide, ngunit mabilis din na nagbabago ang kanilang isip. Pero tungkol kay Miriam, siya ay tungkol lamang sa kung mabubuhay o mamamatay. Ang mga Kristiyano ay dapat pag-isipan ang tungkol dito. Iligtas mo silang dinadala sa katayan. Si Miriam ay isang batang babae lamang na 8 taong gulang. Subalit nasaan ang kanyang mga mata? Ang kanyang mga mata ay nakatuon kung ang kanyang nakababatang kapatid ay mabubuhay o mamamatay. Kaya nga sa awit, ng mga awit, sa chapter 4, pinuri ni Solomon ang kanyang mga mata na parang mga kalapati. Ngunit sa awit ng mga awit, pagdating sa chapter 7, pinupuri ni Solomon ang kanyang mga mata na gaya ng tipunan ng tubig. Ang mga mata ng kalapati ay maliit, ngunit ang mga mata ng mga lawa ay malalaki. Ang kanyang mga mata ay parang lawa. Kaya nga, napakaganda ng iyong mga paa sa mga sandalyas o malaray ng babae. At patungkol sa mata, sa awit ng mga awit, 7 verse 4, ang iyong mga mata ay gaya ng mga tipunan ng tubig sa Hesbon, sa tabi ng pinto ang bayan ng Batrabim. Dapat akong mamuhay ng malinis at patuwid, dapat akong mamuhay ng dalisay. Iyan ang nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng mga mata na parang kalapati. Sa Efeso chapter 6 verse 15, at nakasuot sa iyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya gaya po ng mga salitang ang mga paa na nangangaral, ang mga paa na nahahabag sa nawawalang kaluluwa at ang mga mata na nag-aadala sa mga kaluluwa ay mayroon pong mas malaking mata kaysa sa mga mata ng mga kalapati. Ang mga mata na lagi nakikita ang kaluluwa at walang hanggang tadhana ay malalaking mata. Si Miriam at ang mga babae noong unang panahong iyon, tingnan po ninyo, ang mga mata ng mga babaeng Egyptian ay hindi interesado sa kung sila ba'y mabubuhay o mamamatay. Malaki ang mga mata ni Miriam na nakikita kung mabubuhay o mamamatay ang kanyang nakababatang kapatid. Maraming mga Kristiyano ngayon nagsasabi, kailangan ko lang mamuhay ng magandang buhay nang hindi nagkakasala ng higit kaysa sa iba. Gayunpaman, ang mga taong gising, mga taong nasa puso si Kristo, ang mga taong iyon ay may malalaking mata na hindi tulad sa mga mata ng mga makamundong mga tao. Mga mata na nakakakita ng kaluluwa. Paano natin malulutas ang walang hanggang tadhana po na ito? Ang matalinong tao ay nakakahikayat ng mga tao.
Kung ikaw ay taong kayang magligtas sa mga taong papunta sa walang hanggang pagkawasak, yan po ay mata ng pantas. Merong isang bagay na nakakalimutan ng mga Kristiyano ngayon at patuloy lang silang nabubuhay. Katulad ng si Moises ay mamamatay o mabubuhay, dapat palagi nating isipin kung ang mga tao sa paligid natin ay mapupunta ba sa impyerno o mapupunta ba sila sa langit. Tingnan po natin sa Lucas chapter 16 sa ating Biblia. Lucas chapter 16. Verse 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Ito po ang sinabi ni Jesus, isang mayamang lalaki ang nakatira sa isang malaking bahay na parang palasyo, nagsusuot ng magagandang damit, nagpipista araw-araw. Si Lazaro naman, isang pulubi, ay may iba't ibang uri ng karamdaman at walang kaibigan. Kinain po niya ang mga nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Pero nang mamatay ang pulubing ito, dinala siya ng mga anghel sa kandungan ni Abraham at pumasok sa paraiso. Ang taong mayaman ay namuhay sa karangyaan at kasiyahan at ngayon tatawid na siya sa pintuan ng kamatayan. Inihanda na niya ang kanyang libingan. Ipinasok ang mayamang lalaki sa isang magandang libingan. Ang susunod na problema ay ito na. Sa sandaling tumawid ang mayamang lalaki sa hangganan ng kamatayan, sinabi ng Biblia, siya ay nagdurusa sa Hades. Siya ay nasa paghihirap. Ano ang hiling ng mayamang ito? Mayroon akong limang kapatid na lalaki. Hayaang magpatotoo sa kanila ang pulubing ito upang hindi sila makarating sa dakong ito ng pagdurusa. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong Hades at impyerno. Tama po ba? Kaya't kapag nag-iisip ang mga Kristiyano, dapat palagi nating tingnan ang mahalagang bagay kapag iniisip ang walang hanggang tadhana upang mamuhay ng maayos na mamuhay na meron pong maayos na pag-uugali. At kung ako ba'y nabubuhay ng may matatag na paniniwala sa walang hanggang mundo, ang aking pagdurusa ay hindi na magiging pagdurusa. Tingnan din po natin sa Biblia, Apokalipsis chapter 14. Chapter 14, verse 9. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, "Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman at sila'y walang kapahingahan sa araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus.
Sa panahon ng 7 taong kapighatian, yung mga tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay unoo ay pahihirapan ng apoy at asupre, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Kaya sa pagsasabing narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa loob ng 7 taong kapighatian, ang mga naligtas sa mga Israelita ay magiging martir. Kapag ang 144,000 na hindi tumanggap ng tanda ay papatayin sa panahon ng pagkamartir, malamang na paihirapan sila sa lahat ng paraan. At kung hindi nila itatanggi ang kanilang pananampalataya, sila ay papatayin. Kaya ano ang sikreto sa kanilang pagtitiis kapag sila ay namatay sa ilalim ng pag-uusig ng Antikristo? Matitiis nila ito kung iisipin nila ang tungkol sa impyerno. Bakit po? Gaano man kalubha ang sakit, kahit anong uri ng pagdurusa pa ang mayroon ka, mas mabuti para sa iyo kaysa pahirapan ka araw at gabi gaya ng mga tumanggap ng tanda at mapapahirapan sa apoy at asupre magpakailanman. Isipin niyo ang sakit ng walang hanggang impyerno at tiisin ito, sabi ng Biblia. Mayroon talagang walang hanggang impyerno. Nakakatakot po ang kasalanan. Kaya, totoo bang mapupunta sa impyerno ang mga taong makakasalamuhan natin? Totoo bang naligtas ako? Kung totoo mang naligtas ako, walang sino man ang aking kaiinggitan. Kung ako'y naligtas mula sa walang hanggang impyerno, yun lang ay sapat na. Yun ang iniisip ko po. Sa palagay ko, ang isang bagay lamang na ito na ang aking kaluluwa ay naligtas ay sapat ng kabayaran para po sa aking buhay. Ito lang ay sapat ng kabayaran para sa aking buhay. Tulad ng alam na po ng ilan sa inyo, si Francis Ridley Havergal ay isa sa ilang mga evangelical writers. Sumulat siya ng maraming himno tulad ng Hermas, o Welcome, Happy Morning, Maine, Take My Life and Let It Be, Ewing, I Could Not Do Without Thee, Kenosis, I Gave My Life for Thee, at marami pang iba. Ngunit ang babaeng ito ay hindi nabubuhay ng matagal, at halos buong buhay niya'y dumanas ng sakit. Ngunit sinabi niya ito, lahat ng tao'y naawa sa akin, maliban sa akin. Ako'y may sakit at nagdurusa, at lahat ay tinuturing akong kaawa-awa, maliban sa akin. Pero ako ay masaya, dahil nakilala niya si Kristo. Kung gaano katotoo ang impyerno, gayon din ang langit. Ang langit ay isang katotohanan. Sinabi ni Jesus sa tulisan na namamatay doon sa krus sa Lucas 23 verse 43, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. May paraiso talaga dahil buhay ang Diyos. May nagsasabi na papasok ako sa mansyon sa loob ng 2 taon. Pero ang mas tiyak kaysa dito ay hindi magtatagal, papasok ako sa langit. Napakalinaw nito. May langit po talaga. Papasok tayo doon na may personalidad. Tiyak na makikilala po natin ang isa't isa. Talagang papasok tayo sa isang mundong walang hanggang kagalakan at kasiyahan. Ang mga mahal natin sa buhay at ang mga taong nakakasalumuhan natin ay dapat makapasok sa isang mundo ng buhay at walang hanggang pagpapala. Ganito po talaga. Kaya dapat, nasa mundong walang hanggan ang ating puso. Sa Biblia, sa Exodus chapter 2, narito po sa verse 4, tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Sa chapter 2, sa verse 4, tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Narito po, una, ang puso ni Miriam ay na kay Moises. At pagkatapos, nakatayo lang ako doon. Ano kaya ang ginawa ni Miriam kung ang kanyang kapatid ay lumabas sa mga talahiban upang maglaro at lumitaw ang prinsesa na nagligtas kay Moises sa ilog? May mga lugar po kung saan dapat naroon ang mga Kristiyano. Nakatutok ang mga mata nila sa kanilang mga kapatid, sa kanilang pamilya, sa mga taong nakakasalamuhan nila. At dapat nasa kanilang lugar lang sila. At wala sila sa lugar kung saan hindi sila dapat na naroon. At wala sila sa maling lugar. Noong panahong nahati ang kaharian,
nanalo po si Ahab sa isang digmaan laban kay Ben-Hadad. Pero pagkatapos, nakipagkasundo siya kay Ben-Hadad. Tapos pinakawalan siya. Ang Diyos ay labis na nagalit kay Ahab. Pinakawalan mo ang isang lalaking dapat ay pinatay mo. At ipinagpalit ko siya, kaya ipapalit ko siya ng iyong buhay. Hindi dapat pinahayo ni Ahab si Ben-Hadad. Opo. Tingnan po natin ito sa Biblia. Pumunta tayo sa Unang Hari sa chapter 20. Unang Hari, chapter 20, verse 34. Verse 34. Sinabi ni Ben-Hadad sa kanya, ang mga lunsod na kinuha ng aking ama sa iyong ama ay aking isasauli at maaari kang magtayo ng mga kalakalan para sa iyong sarili sa Damasco gaya ng ginawa ng aking ama sa Samaria. At sinabi ni Ahab, hahayaan kitang umalis ayon sa mga kasunduang ito. Sa gayoy, nakipagtipan siya sa kanya at pinahayo siya. Sa verse 40, habang ang iyong lingkod ay abala rito at doon, siya'y nakaalis. At sinabi ng hari ng Israel sa kanya, magiging ganyan ang hatol sa iyo, ikaw na rin ang nagpasya. Makikita mo rito, sabi niya, bantayan ang tao ito. Yun mismo ang dapat gawin ng lingkod. At hindi niya ito ginawa. Habang ang iyong lingkod ay abala rito at doon siya'y nakaalis. Nagambala siya at nakatakas ang dapat niyang huliin. Kaya magiging ganyan ang hatol sa iyo. Gaya nito, malamang na sinabi ng ina ni Moises kay Miriam na bantayan ang sanggol kahit papaano. Pero kung sakaling nagambala siya at mawala niya sa paningin, siya'y nasa problema. Ganito din po sa ating buhay pananampalataya. Mayroon tayong pinakamahalagang gawaing darating. Pero habang tayo gumagawa at nagambala, sabihin nating naging abala ako dito, naging abala ako doon, at nawala siya. Pwedeng mawala ang mahalagang bagay dahil sa paggawa natin ng ibang bagay. Napakahalaga po ng ating mga puso. Napakahalaga ng ating puso. Kung nasa maling lugar ang puso mo, mawawala ka sa posisyon. Hayaan niyong basahin ko po ang isang artikulo. May isang lalaki po na mahilig mangisda. Siya ay namimingwit sa beach kasama ang kanyang cute na anak na babae. At kapag wala siyang nahuhuli, pinaupo niya ito sa isang bato at sinabihan siyang maghintay. Nagpalipat-lipat siyang mag-isa, namimingwit ng isda. At nang makarating siya sa isang lugar, nakakuha siya ng magandang huli. Kaya't nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang anak na babae. Patuloy siya na namingwit ng isda at lumubog ang araw. Pagbalik niya, nalubog sa tubig ang bato at ang kanyang anak na babae ay naanod na at namatay. Dahil sa sobrang layo niya, hindi niya narinig ang kailangan niyang marinig. Gayun din, ang mga Kristiyano ay maaaring magambala ng iba pang mga bagay at mabigo na ituon ang kanilang mga isip kung saan sila nararapat. Kaya nga sa Unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 16, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ni sa mga bagay na nasa sanlibutan ay maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-watak natin. Sa Biblia po, sa Hosea, sa chapter 4, verse 11, sinasabi po nito, ang kahalayan, alak, at bagong alak ay nag-aalis ng pangunawa. Ang kahalayan, sa talatang ito, itumutukoy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag mahal mo ang isang bagay na higit pa sa Panginoon, ito ang mananakop sa iyong puso. At isa pa yung alak, ay tumutukoy sa mga bagay na iyong kinagigiliwan at iniibig bago ka naligtas, ang mga bagay na humahawak sa iyong puso habang pinangahawakan mo ang mga ito. At ang bagong alak ay kapag naghahangad ka ng mga bagong uri ng kasiyahan at naliligalig ka at sanhi ng pagkatulog mo sa iyong pananampalataya. Kaya nga, pwede kang mahuli sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga.
nang hindi nalalaman kung ano ang mas mahalaga, samantalang may mas mahalaga. Tingnan po natin sa Jeremias chapter 45. Chapter 45, verse 3 hanggang 5. Iyong sinabi, kahabag-habag ako, sapagkat ang Panginoon ay nagdagdag ng kalungkutan sa aking sakit. Ako'y pagod na sa pagdaing at wala akong kapahingahan. Ganito ang sasabihin mo sa Kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ang aking itinayo ay aking ibinabagsak. At ang aking itinanim ay aking bubunutin. Ito'y ang buong lupain. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman, sabi ng Panginoon, ngunit ibibigay ko ang iyong buhay bilang gantimpala ng digmaan sa lahat ng dakong iyong pupuntahan. Itong si Baruch ay nahirapan sa pagsunod kay Jeremias. Kaya sabi niya, labis akong nagdusa at labis akong nalulungkot kasama si Jeremias. Marami silang pinaghirapang magkasama, pero pagkatapos ay inihambing ng Diyos sina Jeremias at Baruch. Hindi tama ang puso ni Baruch. Sabi ng Panginoon, ngayon ang bansang Israel ay nasa bingit ng pagkawasak. At ikaw ay nagbabalak ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang balakin yan. Ang buong bansa ay malapit ng masira. At tapos nagmamalasakit ka sa iyong mga personal na gawain? Gaya nito, inutusan tayo ng Panginoon na huwag gawin iyon. Kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan ang walang hanggang tadhana ng mga tao ang nakataya, at gayunpaman ay sinasamantala mo ang mga bagay na hindi mahalaga, sinasabi ng Panginoon, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Ano ba ang mas dakilang bagay? Ginigising ka ng Diyos, huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Para kay Miriam, nakatayo siya roon. Nanonood siya sa nangyayari sa sanggol. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ay ito. Wala nang iba pang mas mahalaga kaysa doon. Nakatayo siya doon mula sa malayo at hawak niya ang posisyong iyon. Gaya po nito, mayroon tayong posisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan nating pumuwesto. Tingnan natin sa Lucas chapter 12. Chapter 12, verse 35. Verse 35, basahin natin, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. Bigkisan ang inyong mga puso. Tumayo kayong nakahanda at panatilihing maliwanag ang lampara ng inyong kaluluwa. Panatilihing matikas ang iyong pisikan. At nakatayo ka kung saan ka inilagay ng Diyos. Ngayon, kung wala ka sa lugar mo, nasabihin sa iyo ng Panginoon, tulad ng sinabi niya kay Elias, sa unang hari po, sa chapter 19, tingnan po natin, Chapter 19, verse 9. Siya'y pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Si Elias na propeta, bilang propeta ng Diyos, ay dapat kabilang sa bayan ng Israel. Ngunit nadismaya siya na ang mga ginawa niya ay nawalan po ng kabuluhan. Kaya siya ay nagtago at nanatili doon sa yungib. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?
Anong ginagawa mo rito, Elias? Tinatanong ng Diyos kung ang posisyon niya ay tama ba? Tayo rin ay mayroong mga posisyon kung saan tayo dapat naroroon. Tama po ba? Tinatanong ng Diyos kung nasa tamang posisyon ba siya? Tayo rin ay may posisyon na dapat nandoon tayo, hindi ba? Mayroon tayong posisyon sa tahanan, mayroon tayong posisyon sa church, at dapat nating bantayan ang ating posisyon. Dapat tayong maging maingat na makinig sa tinig ng Panginoon. Mayroong tinig na nagsasabing, anong ginagawa mo rito? Gaya kung paanong narinig ni Elias ang tinig, mayroon din tinig na dapat natin pong marinig. Naririnig na natin ngayon ang yapak ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Nabubuhay na tayo sa panahon kung saan ang tanda ng katapusan ay malinaw nang ipinahahayag o pinapakita. Talaga pong nakikita natin ang mga tanda. Ngunit ang nakakagulat po ay noon, ang mga tao ay takot na takot kapag pinag-uusapan ng mga tao yung tungkol po sa 666. Natatakot po talaga sila kahit marinig lang ang salitang 666. Ngunit ngayon, kahit nahanda na nating tanggapin ang tanda sa kanang kamay at sa noo, nakatala na po ito sa Biblia. 1,900 years na po ang nakakalipas at nakahanda na lahat ngayon. Ngunit hindi na ito pinag-iisipan ng mga tao kahit nakikita na nila ito. Ang mga puso nila ay tumigas na. Naririnig na po natin ang tunog ng ikalawang pagdating ng Panginoon, papalapit na. At naririnig natin ang iyak ng mga kawawang kaluluwa na hindi paligtas. Humihingi po sila ng kaligtasan. Dapat nating pakinggan ito. Tama po ba? Mayroon pong pagtangis ng mga patungo sa pagkawasak. Gaya po sa aklat ng mga gawa sa Biblia. Ang mga tao po sa Macedonia, sa mga gawa, chapter 16, verse 9, sabi nila, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Kayon, si Apostol Pablo po ay patungo sa kanluran. Sabi nila, tulungan mo kami. Kung titinan po natin ang orihinal na salitang Griego, ito po ay boe deo. Ito po ay kombinasyon ng boe. Ibig sabihin, pagluha at deo, nangangahulugang takbo. Ibig sabihin po ay tumakbo ka. Tumakbo kapag narinig ang tunog ng pag-iyak. Kaya nangangahulugan po na ang mga taga-Macedonia, ang mga kaduluwang ito po ay umiiyak, tulungan mo kami. Kaya naging abala si Apostol Pablo na magtungo roon. Napakaraming tinig ang humihingi ng ating tulong po. At kung makikinig tayo ng kahit kaunti, mayroon pong pagtangis mula sa impyerno. Pero ang tunog ng paghihirap sa impyerno para doon sa mga nakaraan na sa unang kamatayan, dapat nating marinig ang tunog po na iyon at dapat nating marinig ang tinig ng Panginoon na nakikipag-usap sa atin. Tingnan po natin sa Isaias. Isaias chapter 6. Isaias chapter 6. Verse 8. Basahin po natin, Isaiah chapter 6 verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magagayon sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Narinig ni Isaiah ang tinig ng Panginoon. Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Ito po ay tinig na naghahanap ng manggagawa. Sinabi ng Panginoon kay Elias, sa maliit na tinig, anong ginagawa mo rito? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mayroong tinig na dapat po nating marinig. Mayroong mga salita na sinabi ng Espiritu sa mga iglesia at mga tinig ng Panginoon na kumakausap sa atin. Kaya, tingnan po natin ulit dito, Exodus chapter 2. Chapter 2, verse 4. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Nais niya na makita at tumayo siya sa malayo. Anong ginawa niya habang nakatayo doon? Maaaring nanalangin siya. Ang nanay niya ay nanalangin, ang tatay niya ay nanalangin, at si Miriam din ay nanalangin. O Diyos, pakiusap,
tulungan mo ang batang ito upang ang kapatid ko ay mabuhay. Nanalangin sila ng taimtim habang pinananatili ang kanila pong posisyon. Kaya pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. At ngayon ay gumawa ang Diyos ng pagkakataon upang sila ay maligtas. Sa verse 6 hanggang 7, nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito, ang sanggol ay umiyak at kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebreya na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Naging matapang si Miriam sa pagliligtas ng kanya pong kapatid. Dapat ba niyang buksan ang bibig niya o hindi? Paano kung nanalangin lang si Miriam at tumingin mula sa malayo at hindi na binuksan ang kanyang bibig? Hindi siya dapat manahimik. Ibinuka niya ang kanyang bibig. May mga oras na dapat tayong tumahimik. Ngunit, may mga oras na dapat tayong magsalita. Si Miriam ay matapang. Nagtungo siya sa anak ni Faraon at sinabi, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebreya na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Si Moises ay nangangailangan talaga ng isang ina. Kaya nais niya na maiugnay siya sa kanyang ina. Merong mga kaawa-awang kaluluwa po ngayon. Ngunit, kanino maaaring ikonekta ang mga kaluluwang ito upang sila po ay mabuhay? Maaari lamang silang mabuhay kung maikokonekta sila kay Jesus. Kaya naman, kailangan rin nating ibuka ang ating mga bibig upang mailigtas ang mga nakapaligid sa atin. Sa ikalawang hari po, sa chapter 7, nagkaroon po ng tagutom sa Samaria na napakalubha na kinainan nila maging ang kanilang mga anak. Ngunit, mayroong apat na ketongin sa pintuang bahay ng lunsod. At sinabi ng mga ketongin, mamamatay rin naman tayo sa gutom eh. Kaya sinabi nila, pumunta tayo at sumuko sa mga taga-Syria. Ngunit, pinaalis ng Diyos ang lahat ng mga taga-Syria. Kaya naman, napakaraming pagkain po doon. Kaya naman, kumain sila hanggat gusto nila at itinago ang lahat ng kayamanan. Ngunit, kung pag-iisipan natin ito ng mabuti, maraming mga tao ang namamatay sa gutom sa lunsod ng Samaria. Kaya sa ikalawang hari, 7 verse 9, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung hasabihin lang nila sa mga tao, lahat ng mga Samaritano ay makakaligtas. Ngunit sinabi nila, kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Kaya tayo na ngayon, umalis na tayo ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kaya naman ang apat na ketongin ay nagtungo at ibinalita po ito at ang mga tao ay nakalaya mula sa gutom. Kung ang mga ketongin kinain lahat ng gusto nila, itinago ang lahat ng mabuting bagay para sa kanilang sarili at nanahimik, makakagawa sila ng napakalaking kasalanan. Dapat sila magsalita. Ganon din po si Miriam din ay matapang na nagtungo upang magsalita sa kanila. Pareho po sa atin. Napakasigasig niyang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Ano ang dapat nating gawin upang maligtas ang mga nasa paligid po natin? Dapat natin buksan ang ating mga bibig. Dapat nating buksan ang ating mga bibig at magsalita. Ako'y naniwala ng aking sinabi sa awit 116 verse 10. Kailangan nating magsalita at mag-imbita. Ang pang-apat na retreat ay magsisimula na. Magsisimula ito sa Miyerkules, hindi po ba? Miyerkules po, tama ba? Ang pang-apat po na retreat, wala nang masyadong oras na natitira bago ito magsimula. Ngunit kailangan nating buksan ang ating mga bibig na may higit pang aktibong pag-iisip. At ito po si Miriam ay hindi siya nahiya na ibuka ang kanyang bibig para sa kanyang nakababatang kapatid. Ito po ay nakalagay sa Marcos chapter 8 sa Biblia. Tingnan natin sa Marcos chapter 8, verse 38. Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang sa linlahing ito, ay kahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Huwag po nating ikahiya ang Panginoon. Kailangan nating maging matapang upang mailigtas ang mga kaluluwa na patungo sa impyerno.
Gaya po ng sinabi ng babaeng Samaritana doon sa Juan chapter 4 sa verse 29, hali kayo at tingnan ninyo. Kaya huwag po ninyong isipin ang pagtawa at pangungutya ng iba at magligtas po tayo ng mga kaluluwa. Dapat tayong maging matapang dahil naligtas na tayo. Dahil nagliligtas tayo ng mga kaluluwa na patungo sa impyerno. Tinayak ni Miriam na maging konektado sa kanyang ina. Kinunekta niya ang kanyang kapatid at binuhay siya. Dapat rin nating gabayan ang mga tao patungo sa kandungan ng Panginoon. Tulungan silang matanggap ang kaligtasan at aktibong ikonekta ang mga ligtas sa church. Kaya kung titingnan po natin dito si Miriam, gaya kung paanong ang puso ni Miriam ay na kay Moises, ang mga Kristiyano rin ay dapat na nasa Panginoon ang mga puso at nasa mga kaluluwa. Nasaan ba dapat ang puso natin ngayon pong panahon ng summer retreat? Ang ating mga puso ay dapat nakatuon sa summer retreat. Ang posisyon ni Miriam ay tumingin sa direksyon ng pagliligtas kay Moises. Nasaan ang posisyon po ng mga Kristiyano ngayong summer retreat? Nasaan po? Nagtutungo tayo sa retreat center ng magkakasama at nananatili doon upang protektahan ang ating mga posisyon. At dapat tayong makipagtulungan at gumawa ng magkakasama para po dito. At gaya kung paano naging matapang si Miriam na iligtas si Moises, tayo rin ay dapat maging matapang na i-evangelize yun pong mga kaluluwa sa paligid natin upang sila rin po ay maligtas. Dapat tayong maging matapang. Kaya nga dapat nating dalhin ang mga taong nahuhuli sa kanilang pananampalataya sa retreat center at pakinigin din po sila ng salita at akayin ng mga hindi paligtas sa kandungan ng Panginoon. At ang mga ligtas ay dapat na maglingkod, na magkakasama at gamitin ito bilang magandang pagkakataon upang mapanumbalik po ang ating pananampalataya. At si Miriam ay nasa 8 taong gulang lamang. Subalit siya ay naging kasangkapang ginamit ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang bawat isa. Gumagamit ang Diyos ng mga bagay. Si Samson ay nakapatay ng 1,000 katao gamit ang panga ng isang asno. At noong panahon po na iyon, ang panga ng isang asno ay ginamit. Ang Panginoon ay gumagamit ng iba't ibang mga bagay bilang kasangkapan at tinatanggap rin ang papuri ng isang bata. At ang Diyos ay gumamit ng maraming tao upang mangaral. Isa sa mga kinatawang bagay na ginagamit ng Diyos upang magligtas ng mga tao ay ang ating pong retreat. Ginagamit ng Diyos ang kasangkapan na tinatawag na retreat upang magligtas ng maraming tao sa buong bansa. At isa sa mga bagay na ginagamit ng Panginoon ay ang bibig na nagsasabing, halika at tingnan mo. Dapat nating gamitin ang ating bibig na may katapangang isinisigaw, halika at tingnan mo. At ang ating mga pagdilingkod at offerings, ang lahat ng mga ito'y ginagamit para sa Ebanghelyo. Ang lahat ng ating material na bagay ay nagiging kasangkapan ng Panginoon. At ano po ang basihan ng puso ni Miriam na lubos na tapat kay Moises at pinanatili ang kanyang posisyon? Bagamang 3 buwan pa lamang sila magkasama, ano pong dahilan? Ito ay ang kanyang pag-ibig sa kanyang nakababatang kapatid. Habang nakikita niya na ang mga bata sa paligid ay namamatay, inisip niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi dapat mamatay at kailangan siyang mabuhay. Siya ay mayroong ganitong maalab na puso. At bagaman siya ay bata pa, siya ay mayroong puso na nagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid. Ang puso na mayroon tayo ngayon ay gumagawa ng mahalagang tungkulin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, madali po na mag-evangelize sa mga taong kasama natin at lubos nating iniibig. Ito ay dahil mayroon tayong puso na nagmamahal po sa kanila. Ang pag-ibig ay makakagawa ng mga dakilang mga bagay. At dahil tayo ay mayroong puso na umiibig, tayo ay maaaring maging matapang. Tama po? Kung tayo ay umiibig, maaari tayo maging matapang. Sa panahon natin, talagang kinakailangan po natin ng passion. At sa huli, tingnan po natin ang isa pang talata sa Ezekiel chapter 47 po. Ezekiel 47. Sa tingin ko po ay masisiyahan kayo dahil ito na po yung huli. Tingnan po natin chapter 47 verse 1. 47 verse 1.
Ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay at narito ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay sa dakong silangan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silangan. At ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay mula sa timog ng dambana. Sa verse 8, at sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay umaagos sa dakong silangang lupain at bababa sa Araba, at sila ay aagos patungo sa dagat, na ginagawang paagusin sa dagat, ang tubig ng dagat ay magiging sariwa. Verse 9, at mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay mabubuhay saan mang dako umagos ang tubig. At magkakaroon ng napakaraming isda, sapagkat ang tubig na ito ay darating doon. Ang tubig ng dagat ay magiging tabang, kaya't lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. Sunod po natin basahin, verse 11, ngunit ang kanyang mga dakong maburak at mga lambak ay hindi magiging tabang. Ang mga iyon ay maiiwan upang maging asinan. Sa panahon po ng Millennial Kingdom, ang isang templo ay itatayo at ang tubig ay dadaloy mula sa templo. Sinabi niya na kung saan ang tubig ay lumalabas at aagos patungo sa tubig, ay magkakaroon ng napakaraming isda at mabubuhay doon at ang mga puno ay lumalaki at nagbubunga din ng marami. Subalit, sa verse 11 ay sinabi, ngunit ang kanyang mga dakong maburak at ang mga lambak ay hindi magiging tabang. Ang mga ito ay maiiwan upang maging asinan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung paanong ang isang templo ay itatayo sa panahon ng 1,000 taon, ang church sa panahon ng bagong tipan ay isa rin pong templo. Kung paanong ang tubig ay lumalabas mula sa templo, ang mga gawa ng Espiritu Santo ay nangyayari sa pamamagitan po ng church. At saan man ang mga gawa ng Espiritu Santo ay nangyayari, ang buhay ay naninirahan na tumuunlad. Subalit ang dakong maburak at ang lambak nito, dito po ay hindi magiging tabang. Alam niyo po ba kung ano ang dakong maburak? Ang dakong maburak ay ang mga lugar kung saan yung dakong maburak ay ang lugar kung saan ang tubig ay paminsan-minsan pumapasok at lumalabas. Ang mga lambak ay ang mga lugar kung saan ang tubig ay dumarating na mas madalas. Gayunpaman, ang tubig ay hindi rin regular na umaagos po doon. Ang tubig ay dapat na patuloy na umaagos patungo sa lupa. Gayunman, dahil ang tubig ay dumarating doon ng minsanan lamang, ay hindi ito mabubuhay at magiging asinan. Sa mga naligtas na, ang Espiritu Santo ay dapat na patuloy na kumikilos sa pamamagitan nila upang ang gawain para sa buhay ay mangyari sa kanila. Gayunpaman, may ilang mga tao, habang ipinapamuhay ang kanilang buhay Kristiyano, huwag po kayong magkaroon ng buhay na inanyuan sa putikan at hindi magkakaroon ng buhay doon. Bakit po? Dahil sila pupunta sa pagtitipon ng sandaling panahon tapos aalis at magpapakita ng minsanan lang. Huwag pong maging ganito. Huwag po kayong magkakaroon ng buhay na inanyuan sa putikan at hindi nagkakaroon ng buhay doon. Subalit maging sa mga naligtas ay maaaring maging gaya ng mga dakong maburak at mga lambak. Dumadalo sila sa pagtitipon ng minsan at muli na naman silang nawawala. Nawawala sila na gaya ng tubig na umuurong mula sa tabing dagat. Ang mga gawa ng Espiritu Santo ng Diyos ay dapat na maibigay sa tao ng patuloy upang ang taong iyon ay mapanumbalik. Ano ba ang dapat gawin ng mga taong nabubuhay sa isang buhay pananampalataya sa lalo na sa panahong ito kung ang kanilang kaluluwa ay hindi napanibago at hindi nagbubunga ng maayos? Ang kailangan po nilang gawin ay pumunta lamang sa retreat sa loob ng 3 araw, ng 3 gabi at 4 na araw at ilubog ang inyong sarili doon po sa tubig. Manatili lang kayo doon. Manatili po kayo doon ng 3 gabi at 4 na araw. Kung paanong ang tubig ay umaagos, kinakailangan nating magkaroon ng maraming fellowship upang ang pananampalataya ay tiyak na mapanumbalik. At kung magdadala tayo ng mga tao na hindi pa naliligtas at ikakabit sila sa lugar kung saan ang Panginoon ay kumikilos, kung gayon sila ay maliligtas sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan natin magligtas ng mas maraming tao hanggat maaari sa pagkakataong ito. Gaya po ni Miriam, panatilihin ninyo ang inyong posisyon ng maigi sa 4th na retreat. Umaasa ako na magkakaroon ng dakilang gawain po dito. Manalangin po tayo.
Mahabagin naming Amang Diyos, pinasasalamatan ka po namin sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Pakiusap, tulungan mo po kami sa ikatlo at ikaapat na retreat upang maraming tao ang maligtas. At nawa ay gamitin mo po kaming lahat sa maayos na paraan. Nawa ay pangunahan mo po kami sa lahat ng mga bagay na ito at ipakita mo po sa amin ang higit pa sa iyong mga gawa. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen.